Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Ang sibya ning takna sa kahaponon o sa ka-live sermon ni Pastor Jeremias Hangad sa Salitran Covenant Bible Church sa Dasmariñas City, Cavite. Usa natin ang ating Biblia sa Micah chapter 7 verse 18 and 19. Micah chapter 7 verses 18 and 19. Nasabi dito, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan, na pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kaniyang mana? Hindi niya pinanatili ang kaniyang galit magpakailanman, sapagkat siya ay nalulugod sa tapat na pag-ibig. In other translations, sapagkat siya ay nalulugod sa awa. Siya ay muling mahahabag sa atin, kaniyang tatakpan ang ating kasamaan, kaniyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Napakatamis pong paghulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Ang tendency po sa mga tao, lalong-lalo na yung mahilig kumain, ay magkukumpare-compare ng pagkain sa iba't ibang restaurant. Katulad kong mahilig talaga ako sa Pancit Canton. I mean, that is my weakness. So, nagkukumpare-compare po ako ng Pancit Canton, KFC. Hindi masyadong masarap. Pagdating sa ano, can we name brands? Ang pinakamasarap pa rin so far ay Chowking na Pancit Canton. Ay, kinukumpare-compare ko na yan eh. Pero may nagsasabi sa akin na yung panlasa mo, Pastor, ay low class pa lang. Let me expose you to the Pancit Canton of Alabang. Ay talagang maraming mas masarap doon. Baka ay makorrupted yung taste buds mo. Sabi ko, okay naman. Sa ngayon, wala pang katulad ang Chowking para sa akin. Pero kung ma-expose ako sa mas higit pa dyan, it would not be difficult for me to give up my judgment that Chowking is not the best Pancit Canton in the world. But since I am not yet exposed, my conclusion so far is Chowking is the best Pancit Canton so far, according to my taste buds. Pero wala pong katulad ang ating Panginoon. Wala pong katulad. Magtatanong tayo, sino ang mas hihigit pa sa ating Diyos? Wala pong mas hihigit pa sa ating Diyos. At ano ang batayan ng offer? Actually, ang unang bahagi nito, kung ating babasahin ang buong chapter at ang buong Micah, this is the conclusion. It is filled with doxology. Ang ibig pong sabihin ng doxology, doxa, from doxa, meaning to say glory. It means it is a cry of wonder. It is a cry of astonishment. Nagtataka ang offer. Sinong katulad sa Diyos? Who is like God unto you? At mga kapatid, kahit wala po ito sa teksto, pwede po natin itong bigyan ng contrast. Sino ang katulad sa makasalanan na tulad natin? We ask, who is like God unto you? Sino ang makasalanan na katulad natin? Sino ang makahihigit po sa atin bilang makasalanan? If we are humble enough, it would not take us a moment to admit that we are the chief of sinners. We will not end up comparing ourselves with other sinners because we know deep in our hearts the blackness of our soul. Like the Apostle Paul, we can say that we are the chief of sinners moment by moment. Lahat ng mga estudyante natin, tinatanong, meron bang araw na hindi kayo nagkakasala?
Meron bang moment na hindi kayo nagkakasala? Malinaw po ang sagot. The answer is no. And yet, we still experience the goodness of God. We still experience His mercies na titikman pa rin natin ang provision ng ating Panginoon. Hindi lahat ng magsasaka sa bukid ay may takot sa Diyos. In fact, marami sa kanila ang nagtatakwil sa Diyos. Pero nai-enjoy pa rin nila ang hangin, ang araw, ang tubig, ang ulan. Sino ang katulad sa ating Panginoong Diyos? And if you see the glory of God, ay katulad ng author na ito, na si Prophet Micah, you will also utter your doxology. You will also cry in wonder. You will also be astonished. Walang tao na mamamangha sa biyaya ng ating Panginoon hanggat hindi siya manliliit dahil sa kaniyang kasalanan. Pero ang tao na nababaitan sa kaniyang sarili, ang tao na matuwid sa kaniyang sariling paningin, if you will offer the free pardon and forgiveness ng ating Panginoon, hinding-hindi niya yan ma-appreciate. Mamaliitin niya yan. Bakit? Malinis ako. Ang aming kapitbahay, ang sama-sama ng ugali noon, para sa kanya yan. Pero ako ay malinis. But if a person is confounded, or nanliliit siya, or pinapakita ng Diyos sa kanya ang gravity ng kanyang kasalanan, mamamangha siya sa biyaya ng ating Panginoon. Biyaya ng kapatawaran. You see how patient our God is according to the context of the passage? Sa ating mga fruitless ministry, bilang mananampalataya sa ating Panginoon, we have sinful and unsanctified life. We try to be. But then painfully, we find out that we keep on sinning in the sight of God. But God is faithful in preserving us. God is faithful in forgiving us from all of our sins. Who is like God unto thee? Now, para sa isang makasalanan na nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, para sa isang makasalanan na nakikita niya ang kanyang tunay na problema, kung ihahambing ito sa iba pa niyang problema, ay sasabihin niyang walang sinasabi itong mga problemang ito. For example, kung ikaw ay bibisita sa kulungan, dati meron tayong jail ministry dyan sa Imus eh. Tinanong natin isa't isa kung ano ang pangangailangan ng mga taong iyon. Ano ba ang pangangailangan ninyo dito sa kulungan? In the hope na makatulong tayo at mabigyan natin sila ng tulong. Kailangan po namin ng sabon. Of course, sinabi lang, kailangan namin ng supply ng sabon. As much as possible, yung detergent lang. Kasi ang detergent, general, pwedeng isabon sa damit, pwedeng isabon din sa ulo, hindi maninigas ang aming ulo. That's how practical our prisoners are. Of course, kailangan din nila yun. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakakailangan nila? Freedom. Ano ang kailangan ninyo dito? Sana mapalaya na kami. Wala talagang kahit isang nagsasabing pinakapangunahing pangangailangan nila ay sabon, itong pera, itong provision na ito. No! All of them unanimous. Naunawaan nila ang kanilang tunay na pangangailangan, kalayaan, or pardon from the government. Sadly, tinatanong natin ang maraming mga tao, ano ang pinakapangangailangan mo sa buhay? Ang sagot nila, good health. Ang sagot nila ay maayos na pamilya, secure na trabaho, permanenteng trabaho, kagalingan sa mga karamdaman. Of course, those are valid and legitimate needs. Pero walang kahit isa na nagsasabi, or kaunti lang ang nagsasabi, kailangan ko ang Panginoon. Kailangan ko ang kaligtasan. Kailangan ko ang kapatawaran sapagkat naunawaan ko na ako ay makasalanan. No. Interview a common man. What do you need? And we will find out that they are blind to their real needs. What if gagaling ka sa karamdaman mo? Meron kang sakit, meron kang karamdaman na colon cancer, or enlargement of the heart, or enlargement of the prostate. And then we pray for you. And then the Lord has granted you healing. Praise God for that. But would that be a guarantee that you will no longer die? Hindi po. Maaring pinagaling ka ng Panginoon ngayon sa kanyang biyaya at habag. Pero darating pa rin ang panahon na tayo ay magkakasakit ulit. At mamamatay din. So, kahit natugunan yung pangangailangan mo sa karamdaman mo ngayon, hindi yan guarantee that sickness will not recur.
May mga cancer survivors. Salamat sa Panginoon. Zero cancer level. Eh, alam niyo 2 years after, bumalik ang cancer eh. Nagre-recur. Salamat sa Panginoon sa extension ng kanyang buhay. Pero, nalutas man ang problemang iyan, meron pa rin siyang panibagong problema. What do you really need? We need so many things, my dear brethren, my dear friends. Yes, but the foremost need that we have is total forgiveness of our sins. Pardon for all of our iniquities. Ang ibig sabihin noon, kung tayo ay mamatay man ngayon, pagharap natin sa ating Panginoon, pagbuklat ng Diyos sa aklat ng ating buhay, sasabihin niyang malinis, natabunan ang kasalanan mo. Malinis, I now declare you as innocent. Welcome to my eternal kingdom. That is what we need, my dear friends. Pero ang pangangailangan sa kapatawaran ay hindi nakikita ng mga tao dahil ang kanilang nakikita ay ang mga temporaryong bagay dito sa mundo. But I tell you, my dear friends, kung hindi mo malutas ang pinakapangunahing problema mo, kung walang kalutasan yan, mas mabuti pa na lang na hindi ka ipinanganak dito sa mundo. We need so many things, my dear friends. But the foremost need that we have is pardon from all of our sins. But you know what? Itong teksto na ito, namamangha po ang author sapagkat ang pinakapangangailangan po natin ay nasa Diyos, nasa ating Panginoon. Micah chapter 7, verse 18, going back to our text. Sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan? Baka iniisip mo, kaibigan, sa laki ng kasalanan ko, hindi na ito kayang patawarin pa ng ating Diyos. Pero hindi naman sinasabi dito na sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng medyo hindi mabigat na kasalanan. Hindi sinasabi dito na nagpapatawad ng katamtaman na kasalanan, kasamaan. Ang sinasabi dito, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kaniyang mana. Hindi niya pinanatili ang kaniyang galit magpakailanman sapagkat siya ay nalulugod sa tapat na pag-ibig. So what kind of pardon does the Lord offer based on our text? God pardons freely. Ang Panginoon ay nagpapatawad ng libre. Now this is in contrast sa mga gods and goddesses noong araw. Dahil ang gods and goddesses noong araw, ang konsepto nila kay Baal, kay Ashtaroth, kay Asherah, ang mga Diyos na yun ay palaging galit. Kaya kailangan nilang mag-alay palagi ng mga hayop, kailangan nilang maglaslas sa kanilang sarili upang sila ay patawarin. But you know what? Who is God like unto thee? Walang katulad po sa ating Panginoon dahil ang ating Diyos ay nagpapatawad ng libre. Pangalawa, papaano nagpapatawad ang Diyos? Ang ating Panginoon ay nagpapatawad ng masagana. God pardons lavishly. At pangatlo, ang Diyos ay nagpapatawad kaagad. God pardons quickly. Kaagad. As long as we humble down ourselves and turn to the Lord in repentance and faith, the forgiveness is quick. God doesn't wait for another 40 years before He could finally forgive you. My dear friend, right now, even right now, kung kinikilala mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay nanumbalik sa Panginoon, nagpapatawad siya ng masagana at nagpapatawad siya kaagad ngayon din. Ngayon din. Believe in the blood of Jesus Christ na kanyang inalay doon sa cross ng Kalbaryo. At binanggit natin paulit-ulit sa pulpitong ito, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. Kaya pala free, lavish, and quick ang kapatawaran sapagkat ipinadanak na ni Kristo ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. That blood is the basis of God's free pardon. That blood is the basis of God's lavish pardon. And that blood is the basis of God's quick pardon. And how does God pardon? Ang sinasabi ng ating teksto,
Pinapasan niya ang ating kasalanan or tinatabunan niya ang ating kasalanan. He bears our iniquity. Dahil ang katotohanan ay hindi mo kayang pasanin ang kasalanan mo. Ang kasalanan mo, pinag-iipon-ipon, araw-araw, mula nung bata ka pa hanggang ngayon. Can you carry the burden of your sin? Mas matayog pa kaysa Mount Everest kung pinag-iipon-ipon, pinagpapatong-patong ang lahat ng kasalanan ng ating nagawa sa harapan ng Diyos. We cannot bear our iniquity. We cannot even bear when we are confronted with one sin. Sa opisina, iko-confront tayo ng ating boss kung tayo ay nagkamali. We cannot even bear. Sino bang nakaranas na dito na nakumpurunta ng kanyang amo sa mali na kanyang ginawa? Gusto niyang tabunan at takpan ang kanyang sarili, hindi niya magawa-gawa. But you know, my dear friends, ang magkukonfront po sa atin sa araw ng paghahatol, wala nang iba kundi ang ating Diyos. How embarrassing that could be. We will really feel ashamed. Wala tayong mukhang maihaharap sa ating Diyos. But the good news is that even though we cannot bear our sin, somebody bore our sin on the cross of Calvary. Sinasabi pa dito, pinalagpas niya ang ating kasalanan. He passes over our sin. Well, this goes back to the story doon sa Ehipto. Yung angel of death ay dumaan sa buong lupain ng Ehipto, pero nalagpasan ang Jewish community na may dugo ng tupa na nakapintura sa kanilang pintuan. Samantalang ang kamatayan ay naghihit na, umaatake na sa mga Egyptians, sa kanilang mga hayop. There is no blood of atonement for them. But for the Israelites, nilagpasan sila ng angel of death at walang kamatayan na nangyari sa kanilang household because of the blood. It was the blood that foreshadowed the blood of Jesus Christ. Papaano nagpapatawad ang Diyos? Well, pinalalagpas niya ang ating kasamaan. Our trespasses are forgiven. Pinalagpas. Bakit? Dahil merong nagpasan dito na hindi talaga pinalagpas ng Diyos sa kanyang puot at galit. Ang kanyang bugtong na anak na nagpasan sa lahat ng ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi pinalagpas ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa kaparusahan. To the point na sinigaw ng ating Panginoon, my God, why have you forsaken me? Hindi pinalagpas ng Diyos. Pinalagpas ng Diyos ang ating kasalanan dahil ang nagpasan nito ay hindi pinalagpas ng Diyos. At ang sinasabi pa, how does God pardon? Well, hindi pinanatili ng Panginoon ang kanyang galit. Ang ating kasalanan ay itinatapon doon sa kailaliman ng karagatan according to our text. He doesn't retain His anger forever. Totoo po. Tinanggap ni Jesus ang lahat ng puot at galit sa kasalanan na tayo sana ang tatanggap. But the 6 long hours of God's anger was over. At pagkalipas ng 3 araw, ay si Kristo ay binuhay muli mula sa mga patay. Bilang patunay na tinanggap ng Diyos ang handog ni Kristo na pampalubag loob sa pamamagitan ng kanyang dugo para sa lahat ng ating kasalanan. Indeed, for the believer, the Lord doesn't retain His anger forever. And for His Son, Jesus Christ, na naging object ng kanyang galit, hindi po forever. Sapagkat tinanggap ng Diyos ang handog ng kanyang anak at bilang patunay, binuhay niya si Jesus mula sa mga patay. But you know what? There is a contrast. Hindi nga pinanatili ng Panginoon ang kanyang galit forever para sa mga mananampalataya at para sa kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo. Tapos na ang galit. Transaction is finished more than 2,000 years ago. But you know what? Kung ikaw ay wala pa kay Kristo at hanggang ngayon ay tumatanggi sa ating Panginoong Jesus Kristo, anong sinasabi ng Biblia? The wrath of God abides upon the sinner. Oh, so ibig sabihin, Pastor, ako ay napupuot ang Diyos sa akin? Ako ay object ng galit ng Diyos? Paano yan? Marami akong kaibigan. Kung galit pa ang Diyos sa akin, bakit maganda ang takbo ng aking buhay? Bakit maganda ang aking trabaho? Yun ang sukatan. Ang sinasabi ni Jesus, ano bang mapapala sa isang tao
kung maangkin niya ang buong mundo at mapapahamak ang kanyang kaluluwa. So yung kaigihan mo sa buhay, yung magandang takbo ng buhay mo, hindi yan sukatan na ikaw ay nasa favor ng Panginoon. It could be that your wealth is a curse na dahil sa kayamanan mo, ikaw ay mapapalayo sa Diyos. At merong pronouncement ang Panginoon para sa mga mayayaman na wala sa Kanya. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. So do not use your wealth as a measurement of God's favor for your life. God doesn't retain His anger forever. If you are a believer in Christ, this is good news. Lahat ng galit ng Diyos ay wala na dahil sinalo na ang lahat ng galit ng Diyos para sa iyo, sinalo na ng ating Panginoong Jesucristo. But for those who are not in Christ, the wrath of God abides upon the sinner. No matter how joyful the description of your life is, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Merong nag-post sa Facebook, yung identified na brother natin, pero dalawang beses nang ni-renounce niya ang Diyos. Nung unang pag-renounce niya sa Panginoon, nag-post ng mga picture na punong-puno ng mga tanduay, ng mga alak, lahat ng mga anong makamundong gawain. And then merong caption, "The good life." The good life. Hindi po good life ang paglalasing. Dahil pagkatapos niyon ay mahahangover ka at susuka ka. Hindi po good life ang paglalasing dahil kinalauna noon, masisira ang atay mo at ang baga mo. Hindi po yan good life. Hindi good life ang maraming bisyo, maraming babae. Pero ang description doon sa Facebook, the good life. You think that your life is good when you are far from the Lord? No, there is no peace, says the Lord, for the wicked. That's the truth. A painful truth na ayaw tanggapin ng maraming tao dito sa mundo. Ang tanong, why does God pardon? Bakit nagpapatawad ang Diyos? At ang kapatawaran ng Diyos ay siyang ikinamangha ng author na ito. Who is God like unto you? Bakit siya nagpapatawad? Well, sinagot din ang ating teksto. Because the Lord delights in mercy. Kinalulugod ng Diyos ang awa. Kinalulugdan ng Diyos ang tapat na pag-ibig. The Lord delights in loving kindness. On the other hand, ano ang hindi ikinalulugdan ng Diyos? Ezekiel chapter 18 verse 23. Merong hindi kinalulugdan ng Diyos. Yes, hindi siya nalulugod sa kasalanan, that's already given. Pero meron pong isang bagay na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Ezekiel chapter 18 verse 23. Ang sabi po dito, mayroon ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. At hindi ba mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Merong hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi niya kinalulugdan ang kamatayan ng masama. Mas kinalulugdan ng Diyos ang kapatawaran, ang pagpapatawad. Sabi dito, mayroon ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama? So kung merong masama na mapapahamak, kinakailangan gawin ng Diyos yun dahil He is the God of justice, but know for sure, kahit ini-implement ng Diyos ang kanyang justice, hindi ikinalulugod ng Diyos ang kamatayan ng masama. Mas gugustuhin pa niya na ang taong masama ay maligtas kung sila ay magsisi at manumbalik sa kanya. Verse 32, Ezekiel 18:32, sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsibalik loob kayo at mabuhay. Nalulugod ang Diyos sa pagpapatawad. Nalulugod ang Diyos sa pagliligtas. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nabibigatan sa kasalanan mo at ikaw ay hopeless, patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Yes na yes! Sapagkat nalulugod ang Diyos sa pagpapatawad. Hindi nalulugod ang Diyos na ikaw ay manatili sa kasalanan mo at madatnan ka ng kamatayan, namumuhay ka pa rin sa kasalanan. The moment that you turn to Jesus Christ, He pardons freely, lavishly, and quickly. Kaya nga, kinakanta natin dito sa church, come to the Savior, do not delay. Come to the Savior, do not delay.
At ano ang gagawin ng Panginoon sa ating kasalanan? Aapakan daw niya sa kanyang paa. Ibig sabihin, hindi na kasalanan ang amo natin. Malaya na mula sa pag-aalipin ng kasalanan. And his name shall be called Jesus, for he shall deliver his people from their sin. Isa sa konsepto ng nangyari doon sa cross ng Kalbaryo, isa sa konsepto na dapat nating pakatandaan ay itong konsepto ng ransom. Merong somebody who is held hostage at tinubos ni ransom ng Diyos. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Naging alipin tayo sa kasalanan. We were held hostage by sin. Jesus Christ offered His blood as a ransom, katubusan para sa mga makasalanan na nagtitiwala sa Kanya. Ang difference po, napapanood po natin sa TV, yung mga actual hostage. Yung mga hino-hostage po, ayaw nila na na-hostage sila, takot din sila, di ba? Sige, papatayin ko ito pag hindi makuha yung gusto. So, ano-anong mukha ng hostage? Meron bang hostage na nakangiti? Sasabihin, wow, sige, tuloy mo pa. Merong hostage na gano'n? Willing hostage? No! Ang hostage na nakikita natin sa TV, yung sa actual na pagnanakaw or actual na hostage, takot ang hostage, baka sila ay matuluyan. Pero ang mga hostage sa kasalanan ay hindi takot. Nalulugod sila sa kasalanan. Tuwang-tuwa sila sa kasalanan. They are willing participants of their being hostage in sin. They hate holiness. Ang kanilang pagiging hostage is a willing hostage. They love their condition of being hostage. Kaya isang palatandaan na ang biyaya ng Panginoon ay kumikilos sa puso ng isang tao is nakikita na niya ang kanyang kasalanan, nabibigatan na siya. Nagiging burdened na siya sa kasalanan. Ang dating kasalanan na ini-enjoy niya ngayon, nababahala na siya. What if I die? And there is no forgiveness for me. What will happen to me? Yun ang nangyari nung kriminal doon sa cross ng Kalbaryo. Kinanta natin kanina, kinaumagahan, silang dalawa, hinahamak nila ang Diyos. Pinagtatawanan nila si Kristo kahit mamamatay na sila. Nagawa pa nilang pagtawanan si Jesus, pero kinahapunan. Habang ang isa ay nagpapatuloy sa kanyang panunuya, yung isa ay nabigatan na sa kanyang kasalanan. Isang palatandaan na kumilos ang biyaya ng Diyos sa kanyang puso. Hindi ka pa ba takot sa Diyos? Sabi niya nung isang kriminal, ipinako tayo dito dahil makasalanan tayo. Pero ang taong ito ay walang kasalanan. So nabigatan na siya sa kanyang kasalanan. At dahil nabigatan siya, lumapit siya sa tunay na tagapagligtas. Panginoon, alalahanin mo ako kung andun ka na sa iyong kaharian. Anong sagot ni Jesus? Now, the forgiveness is very quick. The pardon is very quick. Now, you will be with me in paradise. At kaibigan, ang nangyari nung kriminal ngayon ay mangyayari din sa iyo. Kung ikaw ay nabigatan sa kasalanan mo ngayon at tumawag ka sa pangalan ng ating Panginoon at sasabihin mo, Lord, remember me. In the midst of your wrath, remember mercy. Forgive me from all of my sin. And what will God say to you? Okay, wait for another 9 years. Perhaps I may forgive you after 9 years. No. God, as much as He said that to the criminal, He is also willing to say that unto you. Now, your name will be written in the book of life. Now, your sins will be forgiven. Now, you will be with me in paradise. The pardon is free. The pardon is lavish. The pardon is quick. Who is God like unto you? Kaibigan, ayaw mo bang lumapit sa Diyos na yan? Lumapit ka na sa ating Panginoon ngayon na. Dahil ang kapatawaran na alok ng Diyos ay ngayon na rin. Purihin ang kanyang pangalan. Nawa po ay mamangha po tayo sa labis-labis na kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Libreng kapatawaran. Agad-agad na kapatawaran. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa hapong ito, sa biyaya ninyo ng kapatawaran. Ang kaluluwa po namin ay namangha dahil araw-araw kaming sumusuway sa inyo. Ipinanganak kami sa kasalanan. Walang kahit kaunting pintig ang aming puso para sa inyo. But your grace has worked in our hearts, causing us to see the ugliness of our sins,
causing us to repent and causing us to call upon the name of the Lord. And praise be unto you, because the forgiveness is free, the forgiveness is lavish, and the forgiveness is quick. At nawa po ay hinipon ninyo ang mga wala pa kay Kristo, na sila man din ay makatanggap ng libreng kapatawaran, labis-labis na kapatawaran, at kaagad-agad na kapatawaran. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.